Ladies, hindi naman sa tinatakot kita. Pero kapag nakita mo itong lima na bagay or nararamdaman mo mula sa boyfriend mo, magdalawang isip ka na. Mag-precaution ka na. When I say mag-precaution or magdalawang isip, bawas-bawasan mo na yung binibigay mo attention, pagmamahal, at hangga't maaari umiwas ka na sa kanya. Kasi malaki yung chance na hindi kanya mahal. Kahit nagmumukha na mahal ka niya. That is why this is very dangerous kasi it looks like mahal ka niya pero ang totoo hindi pala. So, kung gusto mong malaman, then let's go. Kapatid, hindi naman kita sa binibigyan ng trust issues. Pero mahalaga ka lang talaga sa akin. That is why ginawa ko itong video na to. And please, share nyo po itong video na to. Mag-like, mag-comment, na makalaking tulong po para sa akin. So, ano ba itong number one na ginagawa ng isang lalaki na kung saan magdalawang isip ka na? Is that, if your boyfriend is giving you mixed signals. Ano ba itong mixed signals na ito? Mixed nga, di ba? Ang daming iba't ibang emotion, iba't ibang feelings, iba't ibang, you know, like for example, may time na ipaparamdam niya yung kanyang pagmamahal, pero may time na ipapakita niya na totally wala siyang pakialam sa'yo. May time na ine-excite ka niya, pero may time na binabasura ka niya. Bakit nangyayari yun sa isang lalaki at bakit nasabi ko na malaki yung chance na hindi kanya mahal? Kasi kapag nagbabato yun ng mga mixed signals, it means hindi pa siya sigurado sa kanyang nararamdaman. Hindi pa niya alam kung mahal ka or mahal niya pa yung ex niya or mahal niya pa yung asawa niya. Kasi most of the time, may karelasyon niya na iba or may nakalagay na ibang tao, ibang babae sa kanyang puso. Kaya naguguluhan din sa nararamdaman niya towards you, sa pinapakita niya towards you. Kasi minsan, mahal na mahal ka niya. Why? Kasi nag-away lang sila ng shota niya, ng asawa niyo, o ng kanyang ex. Kaya parang pinapakita niya na mahal ka niya. Pero kapag nag-ayos sila, yan naman ipapakita na naman niya na parang wala na siyang pakialam sa'yo. That is why he is sending you mixed signals. Kasi even him ay hindi niya alam or naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman. So ang the best na dapat mong gawin dyan ay maaaring mag-stay back or dumistan siya para ma-realize niya that hindi ikaw yung tipong na babae na liloloko at para makita niya na hindi siya kawalan or para mabigyan siya ng space na makapag-isip din para mahanapan niya ang sarili niya or para, you know, ma-evaluate niya din, mapag-isipan niya yung kanyang sarili. So, if he is sending you mixed signals, malaki yung chance. Hindi ko naman sinasabi na 100% na wala na siyang pagmamahal sa'yo o wala siyang pagmamahal sa'yo. Malaki yung chance na hindi pa siya decided kung mahal ka or hindi. Especially nangyayari ito sa mga may mutual understanding. Nangyayari ito sa mga friends with benefits or friends na hindi malinaw. Kung may kayo or walang kayo. So, pag-isip-isipan mo kapatid, kapag hindi ka pa sigurado or hindi pa siya sigurado sa kanyang pinapakita sa'yo, sa kanyang pagmamahal sa'yo, then huwag kang mag-invest ng too much sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Okay? Mag-isip-isip din. So, proceed na po tayo sa number 2 na bagay na ginagawa isang lalaki that you can say na hindi kanya mahal. He puts everything about you on social medias. May mga babae na gustong-gustong ito, pero may mga babae din na hindi. Pero ang dapat mong alamin is that bakit niya kaya pinopost sa social media? Kasi minsan natutuwa kayo, 'di ba? Kasi maybe proud na proud siya, pero 'yun ang alam mo. Kasi most of the time, especially kapag lalaki 'yan, either may pinapatamaan 'yan sa social media or gusto niya lang na ipagmayabang ka. There's nothing wrong yung maging proud siya sa'yo, pero iba yung point na gusto niyang mag-post ng picture niyo, ng kisses or nangyari sa inyo para lang patunayan niya sa sarili niya na siya yung lalaki na naka-jackpot. You know, sabi ko sa inyo, parang okay yun, which is hindi ko naman sinasabing wrong.
Pero sometimes kung tignan mo yung intention niya, whenever na lahat na lang, sabi ko nga lahat, hindi ko sinasabi yung paminsan-minsan na pagpo-post, kundi lahat. Kasi bihira lang po ang lalaki na palaging nagpo-post. Tandaan nyo yan. Bihira. Kasi kamang mga lalaki, kung mahal namin, most of the time, tinatago namin. Most of the time. Hindi ko sinasabing lahat, pero most of the time. Because mas pipiliin namin ng tahimik at private na buhay. Pero yan, kapag lahat na lang about sa inyo, ang picture nyo, ay pinopost niya, abay magdalawang isip ka niya. Kasi maaaring pinapatamaan niya yung ex niya, mayroon siyang gustong masaktan na ibang tao, meron siyang gusto na pinapagitaan, and the thing is that, hindi tama yun na intention ng puso. Kasi dapat, kapag nagpo-post yan, dapat yung intention niya is that dahil sa mahal ka, dahil sa masaya siya sa'yo, hindi dahil sa para meron lang siyang patamaan na iba, para meron lang siyang saktan na iba, para ipamukha niya lang sa ibang tao na may jowa siya. Wrong yung intention ng puso. It's not about you, kaya niya ginagawa yun. And that's the problem. It's all about him. That's the problem. Mas mahal niya yung sarili niya kaysa sa'yo. Eh, delikado yon. Proceed na po tayo sa number 3 na bagay na ginagawa ng isang lalaki na maaring masabi mo na hindi ka talaga mahal. Is that lahat ng bagay ng na kanyang gagawin ay ginagawa niya para sa sarili niya. This type of people, ang tawag sa kanila is narcissism. Lahat na lang. Whenever na may bibigayan na regalo sa'yo, may something na effort na ibibigay sa'yo, magpipicture yan, ipopost sa social media. Bakit? Kasi nga para sa kanyang sarili. And para patunayan niya na may kaya siya. You know, kung makita mo, hindi niya ginagawa ang mga bagay to satisfy you, to make you feel love. Pero ginagawa niya ang mga bagay para patunayan niya ang kanyang sarili. At para ang lahat ng bagay ay umiikot. Mararamdaman mo ito sa mga tao na when it comes sa kanila, masaya sila, okay sila. Pero when it comes sa'yo, medyo, you know, gusto nila sila na lang ang naitataas, gusto nila sila na lang yung na-appreciate, gusto nila yung gusto lang nilang nasusunod. But when it comes sa'yo, parang wala lang, hindi siya interesado, hindi siya, you know, gusto niya about lang sa kanya lahat ng bagay na ginagawa niya para sa kanya sarili at hindi para sa'yo. It's a red flag, kapatid. Magdalang huwang isip ka. Because a narcissist, gusto niya na i-manipulate ka to satisfy theirself. Gusto niya na mapasunod ka ng mapasunod. Magagalit yan kapag hindi mo siya susundin. Pipilitin ka niyan kapag hindi mo siya susundin. And ang worst dito, by force. Yung gagawin niya para lang mapasunod ka sa kanyang gusto. And this is very dangerous. Kapag ganyan yung partner mo, dumistansya ka or leave that kind of relationship. It will drain you, it will destroy you and your future or your destiny. So be careful, okay? Number 4 na ginagawa ng isang lalaki, which is red flag, is that if he just wants sex. Kapag yun lang ang gusto sa'yo, kapag sex lang, is that dun lang siya malakas, pero hindi mo nakikita ng kanyang attention. After ng sex nyo, wala man lang siyang, you know, hindi man lang siya tumatawag, hindi siya nagtetext, mga ipaparamdam na parang basura ka, na parang wala ka lang. Pero kapag gusto ng sex, andyan siya, red flag, kapatid. Mararamdaman mo that hanggang sex lang talaga ang habol. Then leave that kind of relationship. It will destroy you. That is why sabi ko nga palagi, sex outside marriage is not advisable and umiwas sa mga ganyan. It's just, that is love. That is lust. Not love. That is lust. And at the end of the day, it will destroy you. Sa totoo lang. It will not give anything good to you. But it will destroy you. So, kapag sex lang, when it comes sa sex, dun lang ang excite siya, dun lang yung gusto niya, dun lang yung, you know, then, leave. Okay? Last but not the least, number 5, is that kapag taking for granted ka lang, wala naman siya talagang plano sa'yo, wala siyang plano sa future nyo, wala kang makita na concrete or evidence na kung saan seryoso siya sa'yo. Kumbaga, para lang may masabing jowa, that is not a healthy relationship. That is a red flag. Kasi anytime, maaari ka niyang iwan. May anytime, maaaring niyang i-compromise yung relationship niyo and maiiwan ka sa ere. And napaka-delikado yung kapatid. Okay po ba?
So ngayon, kapag nasa ganyang relationship ka, ang may advice ko is that mag-step back ka muna. Make sure that you are willing to walk away anytime. When na-discover mo na hindi ka talaga mahal or hindi talaga siya seryoso sa'yo, please be willing to walk away anytime. Don't invest sa isang relationship na wala kang kasiguradohan. Make sure na may kasiguradohan before ka na mag-invest ng mag-invest. And I believe ikaw din lang magbe-benefits at the end of the day. So that's it for today's video. I hope na meron kayo natutunan. Please share this video and shalom.